I'm a mess. Hindi to kasama sa script na iyak ako. Di ako makapaniwala na isang araw tatayo ako sa harap ng mga tao at ikukwento ang aking buhay. Nung Thursday, sa totoo lang, may prepare akong speech sa bulsa ko. At frustrated ako dahil hindi ko siya maayos. Yung parang hindi siya tumatagos sa aking puso, kaluluwa. Yung sabi nga ni Ms. Sarina, hindi ko nararamdaman na tinatayo ko yung aking totoong sarili para sa mundo, para sa buhay. So, nag-decide ako na lumabas at maglakad-lakad. At sa paglalakad-lakad ko, hindi ako makapaniwala na kilala ko si Paula. Si Paula, madalas nakikita ko siya sa daan, lagi siyang naglalakad. Ayan, katulad ko ngayon, marami siyang bit-bit na bag. Madungis, alam mong hindi nagbibihis. Tapos, so pala, naglalakad siyang ganyan. Tapos eksakto, nakatayo ko sa may kanto. Tapos sabi ko, nakikita kita parate. Lagi kang naglalakad. Tapos sabi niya, gustong-gusto mo bang naglalakad? Sabi ko. Tapos sabi niya, oo, pero nakakapagod, sabi niya. Tapos, tumatawa siya. Tapos sabi ko, yung hindi ako makapaniwala na ganun kami ka-at home sa isa't isa. At sa totoo lang, gusto kong i-call off itong gagawin kong speech kasi hindi ko kaya at nagkakaroon ako ng anxiety at nightmare. Like, kagabi lang, may isa akong nightmare dahil dito, na nasa harap ako at nagsasalita. At yun, parang saging yung lumalabas sa bibig ko, ganyan. Parang, oh my God, nightmare. So, at nagpapasalamat ako kay Paula dahil sa kanya, binigyan niya ako ng lakas na tumayo ngayon. Kasama ng aking mga kaibigan para ikwento yung buhay namin, buhay nila, buhay ko, at buhay ni Paula. Nung bata ako, madalas, akala ko lahat ng bata, yung nararanasan ko, nararanasan ng kalaro ko, ng classmate ko. At yung pinaka-highlight sa nung bata ko, at kinento ko na to sa TEDx team people, nung tinanong nila ako, ano yung sasabihin mo? So, ito yung sinabi ko, na nung bata ako, paborito kong nakuupo sa may hagdanan ng hospital kung saan nagtatrabaho yung aking mami. Isa siyang medical technologist. At lagi kong pinapanood yung mga tao na naglalakad sa daan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag naglalakad yung mga tao, nagiiwan sila ng trails of colors. So yun yung pastime ko. So kahit nung nasa lalala ko nung grade 1 ako, madalas nakaupo ako sa upuan ko, tapos hindi ako gumagalaw kasi tinititigan ko lang yung teacher ko. At yung pag nasa blackboard siya, di ba green yung blackboard, tapos lagi siyang nagiiwan ng iba-ibang kulay. So gustong-gusto ko. Tapos hanggang sa nung high school, college, hindi siya nawala. At hanggang ngayon, kung anong nakikita ko noon, ganun yung nakikita ko. Hindi ko siya hinanapan ng explanation. Not until nung mga 8, 9, 10 years old, nagkakaroon ako ng mga bizarre experiences. Ito yung isa sa mga patuloy na naging trauma sa aking buhay. Bagamat kapag umaga, maliwanag, nandyan yung araw, ang ganda-ganda, yung punong-puno ng kulay ang buhay ko,
Pero tuwing nagiging madilim at nawawala yung araw, isa-isang sumusulpot yung mga kung ano-ano na hindi ko ma-explain kung anong itsura nila at lagi akong takot. So, pag dumidilim, nandyan na yung isa-isa. Sinusuot ko lahat ng rosaryo, lahat ng picture ni Jesus, nandyan yung Bible. Tapos, humihiyaw ako. Humihiyaw kasi alam ko, dadating na naman yung mga kung ano-ano. Tapos, lagi-lagi, gabi-gabi, kapag nasa loob ako ng bahay, sorry, madrama pala ako. Sorry, Miss Alessandra De Rossi. Tinalo kita ngayon. At Miss Angel Aquino. Mga malalapit kong kaibigan na nagbibigay ng lakas din sa akin. So, may time na sabi ko sa mami ko at daddy ko, ayokong mag-isa matulog sa kwarto ko. Gusto ko katabi ko kayo kasi natatakot ako. Pero, hindi sila walang gustong maniwala sa kwento ko at sabihin nila mag-pray ka lang. So, isang gabi, iniwan ako sa bahay, mag-isa ako. Ayaw na ayaw ko mag-isa. Takot na takot ako parati pag mag-isa kasi alam ko, nandyan na naman. So, sinuot ko na naman yung mga rosaryo, nandyan yung Biblia, nandyan yung picture ni Jesus. Tapos, yun, lumuhod ako. Sabi ko, Lord, ayoko na. Yung takot na ako. Ayoko nang maranasan to. Tapos, ang weird kasi binuksan ko yung Biblia, biglang nawala yung letters, yung mukha ni Jesus, biglang naging parang monster. So, hiyaw ako ng hiyaw. Tapos, buti na lang dumating yung isang nagre-rent ng bahay namin, ng kwarto. So, yun, yung hindi ko siya pinaalis, tapos niyakap ko na lang siya. At I was 8-9 years old at that time. So, yun ang buhay ko. Napaka, yung natatakot ako, 10-9 minutes na lang natitira. So, not until 5 years ago, I was clinically diagnosed bipolar. So, nung time na yon, yun yung sasabihin ko na yung click ng aking buhay. Kasi, oo, nagtrabaho, nagtapos ako ng pag-aaral, nakapag-trabaho ako sa akala ko dream job ko, pero hindi ko kinaya kasi nababaliw ako. So, hindi ako... Nung time na yon dinala ko yung isang malapit kong kaibigan sa doktor kasi akala ko meron siyang something. Tapos sabi ko magpapatingin na rin ako. Tapos lumabas, ako yung diagnosed. Sabi nung doktor, I think meron kang mental condition. You're suffering from bipolar 1. Eh bipolar, it's the worst type of bipolar. Tapos, hindi ko siya maintindihan anong bipolar. So, ginawa ko, the next few days, pumunta ako sa school sa UP at nagpatingin uli ako sa isang psychiatrist. It's the same, bipolar 1. Tapos, isa-isa, unti-unti, nag-research ako kung ano yung condition ko. So, yung pag-bipolar, sinabi, it's manic depressive, it's meron kang hormonal imbalance, you experience yung glorious highs, tapos the terrible lows. Hindi ko siya matanggap. Yung sabi ko, yung nagsimula na magalit ako sa sarili ko. Sobrang galit ako sa sarili ko. Lumabas yung galit ko sa magulang ko, sa mga kaibigan ko. Tapos sabi ko, kaya wala din akong trabaho. Yung galit ako sa lahat. So isang araw, sabi ko, wala akong purpose sa buhay, so magpapakamatay na lang ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko nung araw na yon. Pero, gusto ko na lang i-end yung buhay ko.
Sa totoo lang ngayon, parang hindi ko na siya maramdaman. Dahil wala akong maramdaman noon eh. Parang nag-dive ako sa kawalan. Wala akong maramdaman, wala akong marinig, wala akong makita. So pumunta ako sa top ng isang building. Tapos gusto ko, tatalon ako. So pag ganyan ko, biglang parang may hindi ko maintindihan sa loob ko na bigyan mo ng chance yung buhay mo. So umupo ako, tapos iyak ako. Tapos that week, dineside ko, paano kaya kung bigyan ko ng pagkakataon yung buhay ko na mabuhay ng isang buwan. Gawin ko lahat ng gusto ko. Baliw kung baliw. Magpapakawala ako. So naghanap ako ng lugar. Everyday naglalakad ako. Gusto ko ng sariling lugar. Gusto ko ng lugar kung saan pwedeng maging ako. At nahanap ko kung saan ngayon yung kinalalagyan ng Van Gogh is Bipolar. So ipinanganak yung Van Gogh is Bipolar to celebrate my life's imperfections. So nagkulong ako doon ng isang buwan. Nagpakabaliw ako. Hindi ko alam yung anong gagawin ko. Pero alam ko, ito yung gusto kong gawin. At nagkaroon ako ng mga most supportive na mga kaibigan. At sabi nila, at that time, itinigil ko yung mga gamot ko na I was taking antipsychotic drugs and mood stabilizers at that time. And when I said, I want to live my life the way I really want to celebrate it, the way I want to live it. And so I started researching on natural alternative medicine. Tapos lumabas itong mga ingredients na to, known for their mood altering properties. Sabi ko, tumpak, meron akong diet. So yun yung ginawa kong diet. Tawag ko sa kanya, kuku diet, at diet nga para sa mga sira ulo. So pag depressed, stressed, bad mood, agitated, so yun yung nilikha ko para sa sarili ko. At sabi ng isang malapit kong kaibigan, baka gusto mong i-share yung diet mo. Tapos magbabayad kami. Tapos ganun. So pinanganak yung Van Gogh is Bipolar. Parang isang, sa loob ng ilang minuto lang tinanong sa akin, anong tawag mo sa lugar mo? Jethro Snook, ang pangit. Jethro is Bipolar, gusto mo ba nandyan yung pangalan mo? Okay, Van Gogh is Bipolar, ganun lang. So everything, naging spontaneous na yung buhay ko. At hanggang ngayon, spontaneous. Yung gusto kong sabihin sa inyo na oo, maaring minsan nararamdaman mo na iba ka, pero hindi yun sapat na dahilan para itigil mo yung pagsama sa daloy at agos ng buhay. Hindi ko kontrolado ang buhay ko, pero empowered ako na meron akong choice na oo, clinically bipolar ako, pero hindi yun excuse para hindi ako maging productive na tao, para itigil ko yung aking passion sa buhay na gusto ko tumatakbo, gusto ko nagpipinta, gusto ko nagluluto, gusto ko nagkikreate, gusto ko nagkikiskis ng tiles sa banyo. So lahat ng ito ginagawa ko kasi ito yung gusto ko. At sana yung wag yung itigil yung buhay nyo at magpakahon sa isang bagay na nilikha ng tao. So yes, I'm wearing my cuckoo hat and I know this is the only moment I have, and hindi ko lubos na mailabas ang aking pasasalamat na tinatanggap niyo ako para ibahagi yung aking buhay. Weird, pero weird akong tao, at pagpunta ko dito kanina, may binili akong bell. So, sabi ng mga kaibigan ko, anong gagawin mo dyan? Hindi ko alam. Fifth element. Anong fifth element? Walang kinalaman sa talk ko, pero gusto ko siyang i-ring.
So every time na may panahon kayo na ipagdiwang, i-celebrate ang buhay nyo, huwag kayong matakot. Gawin nyo siya. Kasabihin ng buong mundo, buong kalawakan na hindi ito ang tama para sa'yo. Pero as long as galing iyon sa iyong puso, sa pinakailalim ng iyong kaluluwa, kailangan mo siyang ipursu kasi iyon yung totoong ikaw. At huwag kang matakot na ilabas kung sino ang ikaw. And I'm very happy, I'm very grateful that I was able to find at nagtapos na yung quest ko for finding my own eye, na nagtapos na yung aking paghahanap sa aking pansariling pagkakakilanlan. At maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muling pagkikita.